Magandang magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga tanungan sa puso't isip natin, sa magiging salita niya, ang Biblia. Sa ngayon po, pag-usapan po natin ay sino ang mga Seventh-day Adventists. Okay, so naniniwala po ang mga Adventists sa Biblia. Ito'y salita ng Diyos at kinasiya ng Banal na Espiritu. Naniniwala po rin po sila sa Trinity o isang Diyos na may tatlong persona. Naniniwala sila na Diyos ay Jesus, na isang persona ng Banal na Espiritu at hindi isa lang pwersa. Para sa sangkatauhan ng sakripisyo ni Jesus, na naliligtas sa mga tao sa mga ng biyaya ng Diyos, at hindi sa mga mabuting gawa, na nabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo, at yun po ay sa katawan, at nagkaroon po siya ng glorified body. Niwala sila na umakyat sa langit si Kristo sa katawan. Niwala sila sa binyag o bautismo, sorry, ayon sa o sa magitan ng paglubog sa tubig. Niniwala po ang mga sabadista sa literal na pagbabalik ni Kristo. Ito yung makita ng lahat. Niniwala sila na sa pagdating po niya, tatatag niya ang karian niya ng 1,000 taon. Niniwala rin po sila sa literal na 6 na araw na paglikha ng Diyos. At hindi ito mahabang panahon. So, ang mga tinatanggi naman po ng mga Adventists, tinatanggi nila ang doktrina ng predestination na nagsasabi na ang pagpili ng Diyos ay naganap bago palikain ang lahat ng bagay. No? Tinatanggi nila ang bautismo sa magitan ng pagwiwisik lang ng tubig at mali nga ang pagbibinyag na sanggol. Tinatanggi nila na walang kamatayan ng kaluluwa. Tinatanggi nila na walang hanggan ng upoy ng impyerno. Tinatanggi nila ang pag-inom ng alak at paninigaliyo. Ang mga katuroan naman po nila na mali. Ano po, tingnan natin. Sabi po nila, sa bandang huli po ang mga kasalanan natin ay ibabagsak kay Satanas. Na si Jesus daw po ay si Michael na Arkanghel. Ano po yung mga sabi nila na dapat gawin ang pagsamba tuwing Sabado na para sa kanila ay Sabat, ano po, o Sabat Day, at hindi po Linggo. At sabi rin po nila, ginawa ni Kristo ang kilawat huling bahagi ng pagbabayad para sa makasalan ng tao noong October 22, 1844. At ang pagsabi nila pa sa kaganapan na ito, madidesisyonan ang kapalaran ng mga tao sa hinarap o investigative judgment ang tawag nila rito. At ano pa pong sabi nila, wala nang buhay ang mga namatay o tinatawag nilang mayroong soul sleep. Ano to? Ang masama daw ay mawala ng buhay o bigla na lang maglalaho at hindi pupunta sa impyerno. Ang nagtatagpo ng grupo ng Seventh-day Adventist ay si Ellen G. White. Natanggap po nila bilang mensahero ng Diyos na pinagkalabuan ng Espiritu ng Propesiya. So, may santuaryo sa langit kung saan ginagawa ni Jesus ang trabaho niya bilang tagawalitan. So, yan po yung mga paniniwala nila. Nakita po natin sa isa ng mga katuruan po nila. Ngayon, ibigay naman natin ang tamang pananaw ng Biblia. Magkaibang tao po si na Michael na Arkanghel at si Jesus. Tuwing araw ng Linggo po, nagtitipon ang mga sinamon ng Kristiyano pagkatapos pong buhay ng maguli ni Kristo.
ang kaluluwa po ng tao pag matay, sorry, magpapatuloy na mabubuhay sa kabila. Walang kamatayan po ang kaluluwa po natin. Kung tunay tayong nanampalataya kay Kristo, sa langit tayo pupunta. Kung ordinaryo lang tayo nakasakay ng isang sekta, kagaya halimbawa ng Seventh-day Adventist, at wala sa buhay natin si Jesucristo, sa impyerno po tayo mabagsakan po. At doon po tuloy-tuloy na meron po tayong kamalayan. So walang hanggan din po ang kaparusahan sa impyerno. Hindi po parang bulan mo wala ang buhay ng mga taong masama. So ito po ay pinapatunayan po ang talinhaga tungkol sa mayaman kasi Lazarus, ano po? Nababasa po natin sa Lucas 9:6. So tinutuloy po natin isang kulto ang Seventh-day Adventist kaya sa kanila po mga maling katuwaan. Kung kasali po kayo sa kanila, miyembro kayo ng SDA o Seventh-day Adventist, pinalalahanan ko po kayo na hindi po pwedeng pagsamahin ng katotohanan at kasinungalingan. Yun ba ang wapansin natin sa mga kulto? Meron silang tinuturong katotohanan pero naturo rin sila ng kasinungalingan. So panahon na po para maghanap kayo ng samahan o isang church na nagtuturo po ng 100% na katotohanan. Ang purong salita ng Diyos ang hinahain sa mga tao ng mga tagapagturo at leader po nila. So walang bawas at walang nagdaan. Pero pagiging Kristiyano po ay hindi lang po tungkol sa pagsali sa tamang organisasyon. Kung tagaan po natin si Judas at kasama ang Panginoong Jesus araw-araw, gabi-gabi, sa loob ng tatlo at kalahating taon. Pero hindi natin siya matatawag ng isang Kristiyano. Bakit po? Ano pong kulang sa kanya? Pananampalataya. Commitment sa ating Panginoon. Tama po? So, pwede tayong paatay natin lang sa isang church, pero hindi ibig sabihin ng Kristiyano tayo. Kailangan po natin talikuran ang mga kasalanan natin at ilagak kay Jesucristo ang pagtitiwala natin para tayong maligtas. So, wala pong sekta, walang reliyon ang magkakapagligtas po sa atin. So, kahit maging miyembro tayong lahat ng sekta, wala po itong magbabawa sa kasalanan at maidadagdag ng merito sa harapan ng Diyos na banal. Ang kailangan po natin ang tagapagligtas. Tanggapin si Jesucristo dahil yung ginawa po niya sa krus ang tanging kabayaran para sa kasalanan natin. So, pinula ng Panginoon Diyos ng Diyos Ama ang kaisa-isang anak po niya para magkatuwang tao at mamatay. Tanggapin at parusan ng kasalanan po natin. Nang sa ganun, kung tayo po ay sasampalataya sa bugtong na lang ng Diyos, mapapatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin. Mababalik po ang nabuto na relasyon ng tao sa Diyos. Mangyari yun sa buhay po natin ng personal. So, kailangan tanggapin natin siya bilang sarili nating kapatuligtas at Panginoon nating buhay. So, kanya-kanya po ang kaligtasan. Kailangan niyo po magpa siya para sarili niyo kung ano gagawin niyo kayo sa Kristo. Diba? Kasi siya lang po ang tagapamagitan natin. Wala nang iba. Siya lang po ang mag-aalis ng kasalanan natin. Hindi po yung pagiging miyembro natin ng isang sekta. Hindi po yung lahat ng mga sakramento. Ano po? Ang mag-alis ang kasalanan natin, magagawin tayong matuwid sa harap ng Diyos. Ang kailangan po natin, nagkatayin yung lunas na binigyan ng Diyos para sa kasalanan. Yan po ang banal na dito ni Jesus. Yan po. Ang simbolo ng
simulo po ng kanyang buhay. So, kung gusto niyo pong matagap ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa lahat po ng mga tao sa mundo, ayaw po ng Diyos na tayo po ay napahamak na po. Mabulid sa impyerno dahil po sa mga kasalanan natin. Kaya kung bumaba po tayo ngayon, aminin natin sa Diyos sa mga kasalanan tayo, tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at Ligtas. Sumunod po kayo sa panalangin na to, ano po ang gusto niyo din. Lord, yan, maraming salamat, Panginoon, sa narinig po sa Itanyo, tungkol po sa mangyayari po sa isang tao na miyembro lang ng isang sekta na wala pong kaligtasan, Panginoon, sa anumang sekta at relihiyon. Kailangan po ng tamang relasyon sa Diyos. Panginoon, patawarin niyo po sa lahat ng kasalanan ko. Panginoon, sa Kristo, pumasok po kayo sa aking buhay. Panginoon po, maging tagapagligtas na aking kaluluwa, Panginoon. Inisin niyo po ako mula unang dalapakan ng banal dugo. Ugasan niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko, Panginoon. At Panginoon, sa Kristo, inubuksan ko rin po ang puso ko, ginagawa kayong Panginoon. Kayo na po maghari sa aking buhay. Simula po sa araw na to, ako po yung maglilingkod sa inyo. Ibubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, at sa inyo na. At Panginoon, paspasin niyo rin po ka ng Espiritu Santo, pang mailan ko pong Biblia, may isa pong mga ikong salita, at maging matagumpay akong Kristiyano sa lahat ng mga tukso at ilan ng Diablo. Maraming salamat, Panginoon, sa kapalawa po ng kasalanan ko, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, Panginoon, sa buhay mo lang yan, na pinagkakaroon din sa akin ngayon dahil ako po yung sumasampalataya sa butong anak. Na ang ginawa po niya sa krus ang siya mag-aalis po na lang ng mga kasalanan ko. Thank you, Lord, sa pag-ibig niyo sa akin, sa plinano niyo maganda para sa buhay ko, ng aking dalangin, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, kung nalangin kayo niyan, magsaya kayo. Magtatalong kayo sa tuwa dahil ang patawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. No? So, para kayong bagong ligo. So, para kayo umago, kasama ng palataya, manatili kayo sa Panginoon, magbasa kayo ng Bible, sumunod po sa taas ko lang dyan. Kilalanan niyo ang Panginoon sa Kristo at sumunod. Kanya kakalimutan na ipag-usap sa Diyos ng galing sa puso. Hindi niyo kailangan mag-memorize ang dasal o kaya marap sa rebulto at imahin dahil ang Diyos po natin ang buhay. At naninig na panalangin ang sumasagot. At sa mga mga tayo ng church na kung saan ang tinuturo o pinapaliwanag ang salita ng Diyos, hindi tinuturo baka mundo mga mensahe, filosofiya ng mundo, tradisyon ng simbahan. Kailangan po ang burong salita ng Diyos ay hinahain po sa atin. Walang dagdag, walang bawas, mula dyan sa Revelation, at ang mga tao po may kalayaan, basa ng Bible, para sarili nila, sa mga po ang Pantanian Church, kung saan tinataas lang po kayo sa Kristo, hindi po kayo kung sino-sino pastor, kung sino-sino santo, hindi pa nga ng Mama Mary, hindi na po pa nga ng sekta kayo yun. Kundi si sa Kristo lamang dahil siya lang po ang nagpayag at namatay sa cross para sa atin. So, huwag po nga nakalimutan ang church po na kung saan ang Espiritu Santo ang tumutulong po sa pagsamba. Kumikilos po siya sa kalagitnaan, magawa ng mga tanda't himala, binabago ang buhay ang bawat mga palayang Kristiyano. So, kayo po ay nag-bless sa programa po natin, mga pagsabihin niyo po sa mga kilala niyo, katrabaho niyo, umiisa po ng Diyos sa mga tanong po natin sa buhay. Hindi na po natin kailangang makapasalilin o mapilit na manood ng kung ng programa sa TV at ang bawat sa internet na pinapaikot lang tayo, dito tayo na rin sa panibagong sekta. Wala po sa reno na kaligtasan natin ulit sa tamang relasyon sa Diyos. Diba? So, kung may mga dagdagin tanong, feedback, suggestion, comment, sir na po sa akin, email ko yung tweet, yung text, saan po? O pwede gusto mo sa baba yan kung ano mga pre-request nyo na gusto nyo yung panalangin po natin dito sa programa na to. At kung kanina kasabay kayo sa panalangin, pamalitan nyo rin sa mga tao na Kristiyano na kayo, pupunta na kayo sa langin. So kung may mga
nagdag po kayo ng mga concerns, nagbigay niyo pa lang sa akin. Pwede rin kayo pumunta sa Facebook page ko, maging kaibigan ko kayo doon, ng personal, ano po. At kung hindi po yung mga kayo ng Panginoon, nagkabuhin sa inyo sila po, pakibahagi po sa pagyulitis ng kaloy, mga kababayan po natin, baka po ang inyong mga panalangin at ulang po siya. Okay, so nasusunod po ang pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.